Sisingilin po namin yung municipality, sisingilin po natin yung mga syudad, sisingilin po namin yung mga barangays kung sakaling hindi po maipatupad yung mga poverty reduction programs and projects sa kanilang mga territorial jurisdiction. No? So yun po yung PCB. Ngayon, sa NAPC naman, tinataasan din po ang NAPC na kailangan mag-provide ng opportunity sa 14 basic sectors para po sila ay makasama rin doon sa planning, implementation, no? Sa evaluation, in other words, decision-making processes ng ating pamahalaan para ma-address po yung kahirapan. Kaya nga, meron po kaming ginawa din na isang Sambayanihan NAPC Volunteers Program. Ito po ay isang voluntaryong pagkilos po ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na po doon sa ating barangay. So, ang programa na yan ay naglalayo na mag-imbita ng mga volunteers galing po sa barangay. Meron po tayong isang team leader na volunteer sa barangay at sa kanyang baba ay meron pong hindi kukulang ng 20 core group volunteers. At itong 20 core group volunteers, bawat isa ay meron pong aalagaan na hindi rin pong bababa ng 20 households. At ano po yung magiging trabaho ng ating volunteers? Hindi po sila mag-aaway. Hindi po nila aawayin si Mayor. Hindi po nila aawayin yung ating mga konsehal. Hindi po natin aawayin yung ating barangay captains. No? Sila po ay tutulong po sa ating mga local government officials. Sila po ay magbibigay ng mga data po sa atin. Halimbawa, isang household. Tatanungin, basic. Ano ba ang pangangailangan ng isang tao, ng isang Pilipino? Pinabasic po, may 10 pangangailangan po yan. Ano? Ano po yun? Pagkain, tubig, pamamahay, edukasyon, kalusugan, trabaho, no? 6. Social protection. Meron bang tinatawag na kapayapaan or peace, no? At pang-9, yung tinatawag nating good environment, no? Healthy environment, yung kalikasan. At pang-10, yung pangangailangan na ma-involve po sila. So yun po yung 10 batayan pangangailangan na itatanong po natin doon sa household. Pagkain, anong klaseng pagkain po meron? Nakakain ba ng 3 beses? Or 1 beses lang? O wala talagang nakakain? Yung mga bata ba ay pumunta ba ng paaralan? Yun po yung mga bagay na tatanungin. At immediately po, sa amin pong sistema ngayon sa NAPC, meron po tayo tinatawag, Mayor, yung sinasabi ko, nagagawin natin dito, yung Rapid Community-Based Management System na gamit lang po natin yung ating Android phone, yung mga data na nakuha po natin doon sa household, ay immediately po, ipipindutin lang nila yung kanilang mga phones, ay immediately real time. No? Ngayon po ay 10:50. Pagpindot ngayon, 10:51. Pagdating doon, 10:51. Real time. Mapupunta po sa aming database yan. No? At ipoprocess po natin yung data na yan. At pwede na po natin i-generate at maipiprinta. At immediately, pwede na natin ibigay kay Mayor.
So ma-identify na natin sino-sino yung mga bahay-bahay o mga pamilya na nangangailangan talaga ng malaking tulong galing sa ating gobyerno. Yun po ang layunin ng Sambayanihan Serbisyong Sambayanan. No? Na kailangan po natin gawin dito sa inyong lungsod. At nagpapasalamat po ako kay Mayor Aquino dahil siya po ang nagsabi, pinakaunang nagsabi na yes, gagawin po natin ang mga bagay-bagay na yan dito sa inyong bayan ng Calbayog City. Palakpakan po natin ang inyong bayan, ang inyong siyudad at si Mayor Aquino. Kaya nga, magiging formal na po yung aming relasyon, no, sa inyong LGU pagkatapos po naming pirmahan ito. So, Mayor, patapos mong narinig yung aking salita, pipirmahan pa rin ba natin itong ating memorandum of agreement? Okay, so palakpakan po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway itong aking pagpunta po dito ay hindi po ang pinakahuli, kundi ito po ay umpisa ng ating palaging pagkikita sa inyong lugar. Maraming salamat, dagang salamat sa inyong tanan. God bless us all.